pakiramdam ko, may nanonood sa atin. Hindi ko nga lang alam kung nasan. Kung totoo mong wala ngang pinto dito, edi gumawa tayo ng sarili nating labasan. Tama na yan. Kahit butasin mo pa yan, kayang-kaya nilang ibalik sa dati. Hindi tayo makakalabas sa lugar na ito hanggat hindi natin nakikita ang totoong labasan. Nasaan nila na ngayon si Genji? Ano pa bang mga gusto nila? Mukhang ito na yung labasan sinasabi mo, Kasuki. Yan na yung bitag. Makubix! Kahit nagawa pa nilang ikulong si Makubix sa virtual reality na to, hindi magtatagal. Siguradong makakagawa rin siya ng paraan para makalabas. Mukhang nauubusan na siya ng lakas. Ang mabuti pa, pumasok na tayo bago ito magsara. Tayo na, bilisan nyo! Dali! Kailangan kong makahabol. Bakit? Bakit mo ginagawa to? Wala akong panahon para magpaliwanag sa'yo. Hindi na kayo dapat pumunta pa sa kapito. Mag-exit na siya. At lalo na ikaw. Tama naman sa akin! Tigilan mo na yan, Masaki. Tama na. Kung ganun, ikaw pala si Masaki, ang isa sa apat na hari ng Vaults. Kinagagala kitang makilala. Virtual reality to ni Ren. Mahusay kayo dahil nakukontra nyo. Pati si Ren kasabot nyo? Pero bakit? Kahit anong gawin nyo, may pinagsamahan pa rin tayo nila Genji. Pati rin si Nakano at Kaoru. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng yun? Uminaho ka. Wala nang kwenta kahit sagutin ko pa yan. Anong sabi mo? Wala kayong magagawa para pigilan ako. Kaya umalis na kayo. Huwag na kayong magpakita pa dahil baka hindi na ako makapagtigil. Nawala siya! Sandali! Genji! Genji! Sa palagay ko lang, mahihirapan kayong talunin ang lalaking yun. At parang gusto ko na rin siya tuloy makalaban. Genji! Kumising ka! Genji! Anong nangyayari? Bakit sinakta ni Masaki si Genji? Ang galing talaga ni Masaki! Wala sakaling kingan niyang Thunder Emperor! Tumahimik ka dyan! Huwag mong insultuhin ang Thunder Emperor! Teka, ano bang problema mo? Di ba galit ka sa Thunder Emperor? Yun ang dahilan kaya ka sumabi sa grupo ni Masaki, hindi ba? Oo, tama ka dyan. Kaya wala nang ibang taong dapat makatalo sa kanya bukod sa akin. Bahala ka nga, sira ka talaga. Genji. Wala siyang sugat sa katawan. Ano? Unti-unting sinisira ang loob ng katawan ni Genji dahil sa liwanag na tumama sa kanya. Kapag nagpatuloy yun... Ban, nandito ka. Huwag ka muna magsalita. Dadaling kita sa manggagamot. Huwag na. Hindi mo na kailangan gawin yun. Pero Genji... Pasisa ka na, Ban. Pero hindi talaga ako pwedeng umalis dito ngayon. Ano ba pinagsasabi mo, Genji? Ban, huwag mong kakalimutan kilala tayo bilang mga getbackers. Magaling ang grupo natin at pinagkakatiwalaan tayo ng mga tao. Kahit anong man ang nawala sa kanila, kayang-kaya natin bawiin yun. Pero Genji... Gusto kong mabawi ang mga kaibigan ko. Nagawa ko yung kay Makubix. Kaya alam ko magagawa ko rin yung kay Masaki. Hindi ko malalaman ang totoo pag umalis ako.
Kaya hindi ako pwedeng umalis dito, Van. Dito lang ako. Huwag mong pahirapan ang katawan mo, Genji. Relax lang. Huwag kayong masyadong mag-alala. Ano sinabi mo? Nasa Mugun City tayo, hindi ba? Dito, walang imposible para sa Thunder Emperor. Tama ba, Genji? Mas maayos na ngayon ang pakiramdam ko. Sira ulo. Pag di mo na control ang sarili mo, magiging Thunder Emperor ka na naman. Oo nga, pasensya ka na, Ban. Ay, grabe, kakaiba ka talaga, Genji. Kung gusto ni Genji manatili dito, hayaan na lang natin siya. Tama ka. Magpakilala ka! Teka, kilala kita. Ikaw si Kaginuma, hindi ba? Sandali, ba't nandito ka? Alam ko na may connection kayong dalawa ni Genji. Dahil nagpakita ka sa mid-level. Nasa sa'yo na kung magpapatuloy ka o hindi. Kaya ano, Genji? Nakapagpasya ka na ba? Magpapatuloy ako. Kung ganun, bayaan mo na lang ako ituro sa iyong daan. Sandali lang. Sabihin mo muna kung sino ka. Isa lamang ako sa mga nakatira dito sa Mugun City. Yun lamang ang masasabi ko. Ban? Sige, sumunod na tayo sa kanya. Bakit? Naniniwala ka ba sa lalaking yun? Hindi masyado. Pero mas katiwa-tiwala siya kaysa kay Masaki. At isa pa, mas mabuti na yun kaysa tumayo na lang tayo dito. Tayo na! Talagang nakakatawa mga nangyari dito sa lugar na to. Pero maya-maya lang, magiging mas katawa-tawa pa ang lahat. Nakontak mo na ba si Marco Betts? Mahirap yung gawin, di tulad ng inaakala mo. Isang supercomputer sa Mugun City ang kalaban natin, Heaven. Pero dapat mo siyang makontak. Kung nagawa natin yung dati, magkakuha mo yun uli. Kaso lang, mahirap nga eh. Aba, nakonek na. Ah, ayan na. Sigurado ko si Marco Betts yan. Hindi. Yan ang code mo. Ha? Masaki, ano ba talagang binabalak mo sa Thunder Emperor? Tumahimik ka dyan, Kaoru! Nakapagpasya na siya. Hindi alis dito sa Mugun City ang Thunder Emperor. Ha? Huh? Yun ang pagkakakilala ko sa Thunder Emperor. Ganun talaga si Genji. Ano bang ang ibig mong sabihin? May
kanya-kanyang daraanan ang bawat isa sa atin. Jubi! Pasensya na, Kasuhi. Kailangan ko na lang. Jubi! Jubi, bumalik ka! Saan ba nagpunta si Jubi? Sa palagay ko, nandyan lang siya sa paligid-ligid. Gusto lang niya sigurong ayusin ang nakaraan niya. Huh? Kung konektado ang dinaanan niya sa dapat mong daanan, pwede ka rin pumunta ron. Sige na, umalis ka na, Kasuki. Huwag mo na kaming alalahanin yung paniban. Sige, mag-iingat kayong dalawa. Mukha talagang marami ka rin nalalaman, ano? Sa palagay ko, ang sarap ng buhay ng mga taong nandun sa Babylon. Dahil napapanood nyo lahat anong nangyayari. Sandali, hindi ko yata maintindihan. Pagkapareho lang sila ng mga katangian ni Kagami. Pero hindi ko alam kung ano talagang silbi nila rito. Sagutin mo nga ako, Genji. Huh? Ano yun? Bakit ka ba talaga nandito? Bakit ka ba iniwang nag-iisa ng mga magulang mo sa lugar nito? Bakit ka nga kaya lumaki dito sa Moon City? Bakit nagkaroon ng isang Thunder Emperor na higit sa lahat? Bakit ka bumalik dito? Hanggang dyan ka na lang, Thunder Emperor. Pasensya ka na. Pero Kaoru... Sandali lang, Genji. Yan ba yung babaeng gumagamit ng apoy? Kahit na dati mo siyang kasamahan, huwag ka magpapaka-gentleman sa kanya. Kailangan natin siyang mahuli para mabura natin ang flame mark kay Sakura. Nahihirapan na siya, Genji. Alam ko, Ban.
Hayaan mo ako makipagtuos kay Kaoru. Huwag niyo akong mamalitin. Pansinin niyo ako. Ako ang dapat makatalo sa Thunder Emperor para matuwa sa akin si Masaki. Tumahimik ka nga dyan. Umalis ka na lang dito, batang uhugin. Ano? Ako ang kailangan mong talunin, hindi si Genji. Pero wag na wag mong aasahan na basta-basta mo na lang ako matatalo. Alam mo kung hindi ka mandadaya, sigurado akong magiging maganda ang laban nating dalawa. Kaya dapat matuto kang lumaban ng patas, okay? Matalitin ka! Wing sword! Heh, ano bang klaseng tira yun? Ang tagal natin hindi nagkita, Kaoru. Hindi ko inaasahan sa lugar na ito pa tayo magkikita. Babalik ka ulit dito. Noon pa lang minahal na kita. Kaya hindi na kita pakakawalan pa. Dahil kung hindi ka rin mapapasakin, Genji, gagawin ko ang lahat ng bagay para masiguro kung hindi ka makukuha ni Numan. Mabuti pang tapusin na lang kita. Pero Kaoru, humanda ka sa apoy ko. Hindi ako mag-iiwan na kahit anong marka sa'yo dahil sisiguruhin ko magiging ako ka! Nakakainis! Gusto ko lang sana siyang mawala ng malay tao para madala ko siya sa kinalalagyan ni Sakura. Pero kung higit pa doon ang kinakailangan ko gawin sa kanya... Ano, Thunder Emperor? Lumamag ka! Wala ka namang pakialam sa buhay ni Sakura! Bakit pa iwas ka ng iwas? Huwag mo sabihin na duduwag ka na! Bukod sa akin, walang nagmamayari sa'yo! Sa akin ka lang, Genji! Yan ang lagi mong tatandaan! Gustong-gusto ko rin kayo makasama! Pati ikaw, Kaoru! Hindi mo na kailangan sabihin yan dahil huli na ang lahat! Iba na ang gusto ko ngayon! Kaoru! Kung hindi ka talaga magiging akin, mas mabuti ba? Patayin mo na lang ako! Bakit mo ginawa ito? Patawad. Pero wala nang Thunder Emperor na nakilala mo dati, Kaoru. Pero hindi bali, huwag kang mag-alala. Hindi kita makakalimutan. Ungos talaga siya kahit kailan. Babae lang bumigay na. Malapit na katapusan mo, Ban! Huwag kang puro daldal. Gawin mo na lang. Bitiwan mo ako! Manda ka! Snake bite! Sobra na kumpiyansa mo, bata. Yan tuloy yung nangyari. Bakit nandito ka ba? Alam kong gagawa at gagawa ka ng paraan para makalabas dito. Kung ganun mo sa akin, bakit mo pa ako dinala sa lugar na ito? Ginawa ko ito. Dahil kinakailangan. Balang araw maintindihan mo rin ito. Ako na ito sa'yo. Oo. Sa totoo lang hinahanda ko ng sarili ko. Alam ko naman kasama ako sa mga buhay na isasakripisyo mo.